Malaw sa palagay ko, natulugan tayo. Wala na si Tolitz dito. Wala ba daw siya mga kamag-anak na pwede niya pagtaguan? Pinapahanap ko na sa mga tauhan ko yung address ng magulang niya. Wow! Ang bango! Labas ka talaga, Brad! Mukhang masarap to, ah! Weh, masarap ba talaga? Titikman natin. Pwede! Oh, dasal na tayo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Lord, salamat po kasi po masarap po yung pagkain namin ngayon. Sana po ligtas po si Nanay tsaka po si Tatay at makabalik na po sila dito. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Kainan na! Masarap to ah. Sarap. Wow, may pagkain! Kuya Boy, sarap no! Luto yan ni Kuya Jose. Saan galing? Sa karinderya. Tera-tera. Ano? Tera-tera! Hindi masarap. Inuluto naman yan eh. Halos maubos mo nga eh. Tum lang ako. Buti nga nakadiskarte si Kuya Jose ng pagkain eh. Eh, ikaw, Michael? Siyempre, wala. Kasama tayo dito, di ba? Eh, ikaw, Kuya Chris? Wala rin. Wala rin naman akong dala, di ba? Eh, ikaw, Kuya Boy? Kailangan ko pa bang tanongin? Hayaan nyo. Bukas, pag wala pa sila tatay dito, muna tayo titira kay na lolo at lola. Ha? Eh dun, papakainin tayo na maayos. Hindi galing kung saan-saan lang. Kuya, akala ko ba? Tama na. Doon na tayo titira. Hihingi lang ako ng tulong kina Kuya Elmer. Pwede, wow. Kaum na. Basta, naalala ko si Lolo Pido. May baril yun. Birang umiti at magsalita. Ah, maraming bawal. Namumalo ng walis ting-ting yun pag mainit ang ulo niya. Eh paano kasi? Ang kulit-kulit mo, pati kami napapahamak sa'yo. Baka naman, kulong lang kayo sa lambing. Oo nga pala. Sanay ka sa mga matatanda, no? Ah, sigurado magkakasundo kayo ni Lola Maring. Ang swerte mo, meron ka ng bagong lola! Hoy! Aray! Di sila magkamag-anak. Di niya lola yon. Sorry naman. Pwede naman magkamali, di ba? Katulog na nga. Makakutosan pa ulit ako eh. Bakit anak? May nangyari ba? Pulang tulong niyo. Baka pwede niyo po sunduin yung mga anak ko sa bahay hanggang sa matapos ko itong problema ko. Oh, sige. Pupuntahan ko sila bukas. Salamat, Nay. Hindi! Ito! Umasok ka dyan. Matuto kang lumabas dyan. Tay, ngayon lang po ako hihingi ng tulong sa inyo. Hindi ka namin pinalaking kriminal. Maawa ka sa nanay mo. Matatanda na kami. Tawarin niyo ako, Tay. Kailangan ko lang talaga ng tulong para sa mga anak ko. Hindi ka namin pinabayaan kahit nung maliit ka. Kaya huwag mong pababayaan ang mga anak mo dahil responsibilidad mo sila.
Alis ka na. Opo. Sandali Opo. Lang. Gabi o, Nanay. Nanay, inaalam po namin si Kamon. Nakawan ako ng anak niyo. Pwede ba naming libutin ang bahay niyo? Naming libutin ang bahay niyo? Sige. Salamat ako. Jim. Hindi ba nagparamdam sa inyo, anak? Ito siya kanina. Pero pinaalis ko rin. Pinaalis niya? Wala kaming maitutulong sa kanya. Ano pa ba kailangan niyo? Ano? Salamat sa oras niyo. Siya mo pala. Yung mga anak ni Kamlon. Dadaling ko sila dito bukas. Sige. Wala kaming ipambubuhay sa kanila. Dadaling ko sila dito bukas. Parin sila nanay at tatay. Baka may nangyari masama sa kanila. Michael, wala yun. Gumagawa lang sila ng paraan. Nasaan na sila? Magkasama sila. Pero, Michael, sigurado ko, hindi lang sila makatulog. Dahil iniisip nila tayo. Nag-aalala rin sila sa atin. Michael, alam ba kung ano kinakain ni nanay pag nag-aalala siya? Kamyas? Kamyas? Bakit? Kasi pag kumain ka ng kamyas, ganito itsura mo. Tulad nung pagtawa ninyo, ganun din, tumatawa rin si Tatay Kamlun. Tapos, wala na yung pag-aalala nila. Alam mo, yun yung tinuro ni Lola Ebing style kay Nanay. Hindi ibig sabihin si Tatay, namimitas na maraming kamyas. Oo, eto yan. Pag meron ko nakitang puno ng kamyas na wala ng bunga, siguradong-sigurado ko, pinitas na yun ni Nanay at ni Tatay. Pinakyaw na nila lahat yun! Michael, pag naayos na ni nanay at tatay ang problema nila, babalik na sila dito. Dahil pangako sa akin ni nanay, babalik siya dito. Kaya dapat, alagaan natin ang isa't isa para di na sila mag-alala. Kaya ikaw, matulog ka na. Rebel Crescencio, matulog na rin kayo, ah.
Mga bata, tara na. Alis na tayo. Kuya, lika na. Sandali lang. Kuya, ano yan? Kung sakali bumalik si tatay tsaka si nanay, alam nila kung nasan tayo. Wow, ang talino ah. Ano nga uli pangalan mo? Akin si baby. Tara na! Kunin niyo mga gamit. Tara, tara, uy. Hoy, hoy, hoy! Saan kayo pupunta? Doon po muna kami kaila Lolo at Lola. Bago kayo umalis, bayaran niyo muna yung mga utang niyo! Ale, maaariw bang pag-usapan na lang natin to sa ibang araw? Uy, kung hindi kayo makakabayad, dapat may maiwang isa dito. Baka mamaya takbuhan niyo pa ako katulad ng ginawa ng magulang ninyo. Uy, Michael, ikaw na lang kaya. Ayoko nga. Kaya krisigo na lang. Eh, mas lalong ayoko. Ako na lang po. Hindi. Walang maiiwan sa inyo. Pag-usapan na lang natin to sa ibang araw, Mrs. Hindi pwede! Hindi kayo aalis! Sumakay na kayo! Teka sandali! Mga kapitbahay! Mga kapitbahay, tulungan niyo ako! At itatakasan nila yung utang nila! Mga pamilya kayo na magnanakaw! Mrs. Cruz, hindi po namin kayo tinatakasan. Kung may pera lang po kami, matagal na po namin kayo binayaran. Sana pong maintindihan niyo po yung sitwasyon namin. Wala po yung mga magulang namin. Sa totoo lang po, nahihiya po ako sa inyo. Kasi po, ilang beses niyo na po kami pinagtabuyan, pero pinapatira niyo pa rin po kami. Malaking utang na loob po namin yun sa inyo. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo. Pero sisiguraduhin ko po, makapagbayad po kami balang araw. Makapagbayad din po kami. Sige, pwede kayong umalis. Pero siguraduhin niyo magbabayad kayo. Oo. Sumukay na kayo. Kaya ulitin mo nga yung speech mo. Galing eh. Oo nga eh. Tapos talaga si Brad. Kuya, dapat muntik man yung miswa ni Lola. Tao po!
Wala na ho yung dalawang matanda dyan. Nagmamadali silang naghakot ng mga gamit kagabi. Lilipat na daw eh. Saan po sila pumunta? Hindi sinabi. Tinakasan tayo nila, Lola! Bakit mo dito dinala mga bata? Nag-iisip ka ba? Eh, Manong, wala na po sila ibang mapuntahan eh. Brad, anong sabi? Sandali, kumarinig eh. Naglinis ka ba ng tenga mo? Ako pa, siyempre, hindi. Eh, Manong, hindi ko naman pwede iuwi ang mga yan eh. Ibalik mo sila doon! Doon sa lungga nila! Ano raw? Buka raw tayong baluga! Ha? Sigurado ka ba dyan? Oo. Manong, kinandado na may-ari yung bahay nila. Ilang buwan na silang hindi nakakabayad ng renta. Hindi na sila pwedeng bumalik doon. Anong gusto mong gawin ko dyan? Manong, baka pwedeng dumito muna sila. Siraulo ka ba? Masasagasalang truck yung mga yan. Sakutin ko ba yan? Papasigasado tayo sa truck! Ha? Sigurado ka sa mga sinasabi mo? Oo. Eh, Manong, anong gagawin natin sa kanila? I-report mo sa DSWD! Yun ang gawin mo! Teka, may mukhang baluga! Michael! Michael! Mali-mali naman na tayo yung narinig mo eh. Ito, Brad. Sigurado-sigurado na ako. I-report niya daw tayo sa DSWD. Yun din ang sabi ni Mrs. Cruz, ha? Ano ba yung DSWD? Yun yung mga nauuwan ng bata kapag nawala na sila ng mga magulang. Dinadala sila sa bahay ampunan. Doon din nila yung kaklase ko tsaka yung kapatid niya nung namatay yung mga magulang nila. Kaya inampun sila ng magkaibang magulang. Kaya nagkahiwa-hiwalay sila.